Isang malaking grupo raw ang nagpapatakbo ng child pornography sa Pilipinas ayon sa PNP o ang Philippine National Police. Kamakailan, inaresto sa bansang Greece ang ilang nanonood daw ng live internet feed ng mga ginagahasang menor de edad. Ang nasabing live feed, nagmula di mano sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, my report, si JP Soriano. JP? Jessica, nakikipag-ugnayan na raw ang PNP Anti-Cybercrime Group sa Interpol kaugnay sa panibagong kaso ng internet child porn mula sa bansang Greece kung saan ang mga biktima na naman daw ay mga kabataang Pilipino. Nitong Sabado, limang dayuhang lalaki ang inaresto ng mga otoridad sa bansang Greece ayon sa isang report. Naaktuhan daw silang nanonood ng live internet feed ng mga ginagahasang minor de edad. Ang live feed mula raw dito sa Pilipinas. Dalawa raw sa mga sospek, miyembro pa man din ng Greece Police. Ayon sa NBI Cybercrime Division, mistulang pay-per-view ng live cyber porn ang nangyari. Yan ang danger if it's a live feed. If you want to do this kind of sexual act, magbibigay sila ng additional cash. Grabe, yung pang-aabuso na ginagawa nila dun sa mga menor de edad na kababayan natin. Ang anti-cybercrime group ng PNP, nakikipag-ugnayan na raw sa Interpol para malaman kung totoong sa Pilipinas nga nagmula ang sinasabing live internet feed ng child cyber porn. Nitong Enero lang, sinabi mismo ng PNP na kabilang ang Pilipinas sa top 10 na mga bansang nagsusupply ng child porn sa internet sa buong mundo. At base sa data na nakuha nila, ang ilan sa mga hotspots o yung mga lugar sa Pilipinas kung saan maraming naitatalang ganitong insidente ay sa Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro at Metro Manila. Ayon sa PNP, karamihan ng mga parokyano ng internet porn na gumagamit ng mga batang Pilipino, mga nasa Europe, pinakamarami raw sa United Kingdom. May malaking grupo raw na nagpapatakbo ng child pornography sa Pilipinas pero ayaw itong idetalye ng PNP dahil nagpapatuloy ang kanilang operasyon at investigasyon. Pero ang masaklap, mismong mga magulang o di kaya'y guardian daw ang sangkot sa child pornography. We have one case in Davao, di ba? Nanay nila na nag-exploit dun sa 6 years old daughter. So, tapos yung isa naman, 9 years old, tita niya naman na nag-exploit sa kanila. And this is happening everywhere. Kung hindi raw sa mga porn sites, ay sariling sikap na ang ginagawa ng mga nagbebenta ng internet child porn. Sa mga dating sites daw o di kaya'y mga live chat rooms o forums, nagpupunta ang mga nais magbenta ng child porn. Marami raw kasi ang nasisilaw sa pera. Pwede raw umabot sa $50 o mahigit 2,000 pesos o higit pa ang benta sa kada malaswang litratong inilalako online. Yung iba talagang sinasabi nila na very lucrative kasi itong trabaho na to para sa kanila kasi hindi ginagalaw eh. Pinapakita lang. Diba? Parang ganun, pinapakita lang yung portion ng ganito. Sa ilalim ng Child Pornography Act, posibleng makulong na aabot sa 20 taon ang mapapatunayang sangkot sa child pornography, kabilang na ang parokyano nito. Yung parents pa ay naging rason sa pag-exploit ng mga bata, meron din itong kaukulang parusa ng minimum of 6 years imprisonment. Jessica, noong taong 2013 ay umabot daw sa 15 kaso ang hinawakan ng PNP na may kaugnayan sa internet child porn at noong taong 2012 daw umabot sa mahigit 3,000 internet data ang kanila nga naitala na may kaugnayan din sa internet porn. Ibig sabihin, ganito karaming beses nag-access ang mga parokyano na may kaugnayan sa internet porn. Jessica. JP, sa Greece, nahuli na yung 2 sa 5 nanonood ng cyber porn na ginagawa dito sa Pilipinas. Dito ba sa Pilipinas, yung mga gumagawa ng kahalayan dun sa mga bata, meron bang lead na tinatrabaho ang NBI o ibang mga otoridad? Jessica, sa ngayon ay patuloy yung pakikipag-coordinate ng PNP Anti-Cybercrime Group at NBI sa Interpol. Ito yung kanilang mga partners sa ibang bansa, katulad dyan sa Greece. At ang inaalam nila ngayon ay yung mga connections ng malalaking grupong dati na nilang nakasuhan o dati na nilang nabisto at tinitingnan nila kung ito ay may kaugnayan dun sa grupong nakita sa Greece. Pero sa ngayon, Jessica, hindi pa sila makapagbigay ng specific details on that dahil nga daw very sensitive daw ang case at natatakot sila na baka mabulilyaso at kumbaga masira yung kanilang ginagawang investigation. Kasi sa pagkakaalam ko, matitrace mo naman yan eh. Itong point na to, ito yung nanonood, yung parokyano. Dito naman nagmumula yung live streaming. Diba? Makikita mo yan sa computer eh, sa internet.
Tama, Jessica. Napakarami na raw technology ang meron ngayon ang ating bansa, particularly ang NBI at ang PNP. May mga ways para ma-detect ang kumbaga yung mga server, yung mga grupong wala sa ibang bansa, kung sino ang mga kumbaga nag-check, nag-bumibili. Isa sa mga nagiging problem nila ngayon, Jessica, ay mas ginagamit daw lately yung mga private na privadong chat rooms, yung mga privadong private Skype account, private email account, at mas nahihirapan silang i-trace ito lately dahil nga hindi na ito dun sa mga malalaking porn sites na dati na nilang nadiskubre. Parang walang kadala-dala kasi mga gumagawa ng napaka-baluktot na gawaing ito. Wala silang takot kasi ang pagkakaalam ko may demand sa ganyang klase ng video. Depende dun sa order daw ng mga parokyano. Diba? Kaya meron ding mga animal cruelty na nakikita sa internet kasi meron ding mga nagre-request. Diba? Anong klase bang utak meron itong mga ganito ng pati mga menor de edad? Yun ang ginagamit nilang mga biktima. Tama, Jessica, nakapanlulumo. Yan ang description at talagang there's no word to describe talagang itong klase ng perversion na ito na ginagawa ng mga parokyanong yan. At ang sinasabi naman na sa ilalim ng ating batas, pwede naman silang, kumbaga, pwede silang makasuhan. Ang problema, napakahirap ma-prosecute ng isang dayuhan, lalo na kung hindi naman ganun pakalakas yung ebidensyang may po-provide ng ating mga otoridad mula dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.